Pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapatibay ng ugnayan ng bawat bansa ang naging tema ng pagbisita ng mga ambassador mula Japan, Peru at Ethiopia kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. May ulat si Alan Francisco. Nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kondisyon ng mga Pilipino sa nagpapatuloy na wildfire sa Hawaii. Sa kanyang official X account, inaalam na ngayon ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang bilang ng mga Pilipinong posibleng maapektuhan ng wildfire doon. Handaan niyang tumulong sa mga Pinoy ang Konsulado ng Pilipinas sa Honolulu. Maaring kontakin ng mga Pinoy sa Hawaii ang emergency hotline at opisyal na email address ng gobyerno. Mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos si Kumeito International Affairs Bureau Chief Representative Yamaguchi Natsuo sa Malacanang ngayong araw. Umaasa si Pangulong Marcos na mas mapalalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa. Tiwala si Pangulong Marcos na maaaring payabungin ng Pilipinas at Ethiopia ang kalakalan, teknolohiya at iba pa. Inilarawan ng Ethiopian Ambassador ang mga Pilipino bilang masisikap at disiplinadong manggagawa. Hinimok niyang mamuhunan ng mga negosyanteng Pinoy sa kanilang industrial area. Taong 1977, nang maitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Ethiopia. Kapwa sang-ayon ng Pilipinas at Peru sa pagpapalakas ng ugnayan sa iba't ibang aspeto, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magtulungan ang dalawang bansa sa pagharap sa mga pagsubok na dala ng pagbangon mula sa pandemic. Ayon sa Peruvian Ambassador, mahalagang trade partner ang Pilipinas at hangad ng Peru na dalhin muli sa Pilipinas ang kanilang produktong ubas. Bilang dating Spanish colonies, ang Pilipinas at Peru ay may pagkakatulad sa relihiyon at kultura. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang panukalang Labor and Employment Plan 2023 to 2028 na layong lumikha ng maraming dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, posibleng maipatupad ito sa susunod na buwan. Alan Francisco para sa Bayan.